Cosme will not walk in darkness. Magandang buhay mga kati at welcome back sa ating channel para sa ilang minutong decoding nitong inyong mga treasure markers. Bago tayo magpatuloy, shout out tayo kina Christian Luzada Aquilino Alok, Nueva Vizcaya Channel, Ricardo Moreno Hyacinth Okfimia. Shout out din kay Turio Bulsao, John Mir, Idubod, Maria Deta, Madrid Jumar, Mark Nelo Maestrado, Rex Alipu, Dani Flores, Florante Agustin, Ferdinand Rabimbi, Red Jeb Dandoy, Rico Mausisa, and lastly, shoutout kina Elmer Luzano, Jeffrey Makiran, Peps Gilmar, Lito Taburada, and Juni Busarang. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat, tayo nang yung patuloy, maraming salamat. Okay mga katiyats, ito yung treasure site ng ating katiyats na kung saan ay napakalaking bato nito, malapad at dalawa siya parang twin peak at sa gitna nito ay merong creek na gumagawa ng maliit na waterfalls kung saan ang binagsakan nito ay magandang treasure site na pagtaguan. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-click ang red button para palagi kayong updated sa ating bagong uploads. Ito yung circle na mayroong dot sa gitna, yan ang nagsasabi na there is a treasure down or treasure inside or below or sa loob ng bato mismo. At mayroong parang giant footmark at lahat yan ay nagtuturo dito sa ibaba. Kaya legit na mayroong treasure na nakatago dito. Lalo na sa bandang baba nito ay mayroong parang square na direktang nasa baba nitong circle na mayroong dot. At ayan, yan yung creek na gumagawa ng maliit na waterfalls. At itong gitna nitong dalawang malaking bato ay parang mayroon siyang maliit na lagoon. Ngayon, pwedeng nandyan ang treasure dyan. Pwedeng mayroong takip yan na malapad na bato. Yan ang hanapin nyo, baka may takip sa binagsakan ng tubig. Ito yung litrang P na may dot. Ang dot na ito ay doble, meron din siyang maliit na dot sa gitna ng dot. At yan ay nakaharap at nakaturo dito mismo sa harapan ng ring na may dot. Kaya dyan mismo sa baba ng ring at may dot, dyan maghanap ng item. Okay, maya-maya atin na ito busisiin ng maigi kung saan pwede tayo maghanap at anong mga method ang ating gawin sa paghanap ng mga nakatago diyan na kayamanan ng mga Hapon noong yerang pandaigdig 1940s. Okay, so hang on mga katiyat, sandali lamang. Ako'y babalik kaagad. Okay mga katiyats, napakagandang treasure site ito kasi hindi lang malalaking bato ang nandyan kundi mayroong mga legit markers ito. Mayroon pa dito at mayroon pa sa banda rito. At hindi lang yan, mayroon siyang creek na gumagawa ng maliit na waterfall. Ang waterfalls na ito ay pwedeng pointer yan kung saan bumabagsak ang tubig. Ngayon ay atin muna tingnan ang iba pang litrato nito. Okay, itong dito napansin ko guys, nakaganyan no? Baka simento lang yan, natakip at nakikita na yung crack ng joint. At kung square man yan na sign, sign pa rin yan ng treasure under. Lalo na nandito yung sign ng treasure on the spot at treasure under. At pwede rin treasure inside the rock.
Okay, ito yung sinabi ko na pwedeng marker ito ng ganyan. At ang maganda rito ay meron siyang dot na nagsasabi na item. Kaiba kasi ito ng paggagawa ng dot. Kasi meron pa siyang doubling dot na naman sa gitna. Hindi katulad dito na ito ay pwedeng natural lamang ito. So wala na ito. Kailangan alam natin ibawas ang mga hindi original na man-made na mga dots or circles sa ating ina-analyze na mga bato. Kasi kung isasama natin yan, magugulo na ang pag-analyze natin. Kaya kunin lang natin ang mga talagang ginawa ng tao. Okay, so ang T na yan ay nakaharap yan doon sa mismo sa yung marka na circle na may dot and then merong square sa baba. Kaya malaki ang chance na nandun talaga. Ito yan. Ito yung kanyang harap. Nandito yung T. Nagaganyan. Okay, ngayon, ang paghanap ng treasure dito mga katiets ay hindi na tayo lalayo kasi ang kahulugan ng bilog ay wala siyang direksyon. Ibig sabihin, dyan na lang siya. At rest. On a perfect rest. Hindi na siya gugulong pa, hindi na siya lalayo. Kaya ang sign na ito ay nagsasabi na kung hindi man treasure under sa kanya ay treasure inside the rock. Pwedeng ito. Kaya kahit wala kayong detector dyan mga katiets, ito lang oh. Pukpukin nyo ito ng maso. At kapag malambot yan, ibig sabihin ay siminto lang yan. At takip lang yan sa butas. Okay, ito naman parang letter C na nagkatihaya. Ang kahulugan yan ay treasure sa ibabaw ng bato or sa likod. Kaya ang gawin nyo dyan sa ibabaw ng bato, kung meron kayong metal detector na maganda, i-detect nyo ang ibabaw ng bato na ito na napakalaki. Kasi nandito ang C na nakatihaya. At kung wala kayong metal detector, pwedeng maso o malaking martilyo, pukpukin nyo yung ibabaw ng bato na yan. At kapag mayroong tutunog na parang hollow, hollow sound, ibig sabihin ay treasure inside the rock. Okay, yung ibang mga sign dito ay hindi na natin ito ma-verify na legit kasi mga parang natural pattern na lamang. Pero itong dito, kung square man yan na sign, nagsasabi pa rin yan na treasure on the spot. Treasure under or treasure inside this big rock. Kaya maganda ang sign na ito mga katiyats. Ito yung kanyang full view. Dalawang nagtuturo, itong bumabagsak na tubig, nagtuturo din ito. Parang may letter B dito. Tingnan nyo nga ito mga katiyets kung nandyan yan. Kung nandyan yan, ibig sabihin, dito talaga sa baba. So, 90% na tayo dyan. Lalo na, nandito yung parang square na ganyan. Ayan. Square sign siya o sabi ko kanina, baka siminto lang yan na itong nagpapakita ng joint ng simento at bato. Kaya pwedeng there is a chamber inside sa loob ng bato na ito na pinagtaguan ng inahanap natin na Yamashita Treasures. So yan lang aking analysis sa inyong magandang treasure site mga katiyats. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you all. Ingat kayong lahat and God bless you. Ciao for now. Perfect.